Alam nyo ba na gumalaw? Nang gumagalaw, ulitin natin. Sorry na. Alam mo ba ang kwento sa kabisera ng Pilipinas o mas kilala bilang Maynila? Kamusta? Welcome sa Way Back Wednesday, kung saan natin pag-uusapan ng mga bagay-bagay at pangyayari sa ating nakaraan at kasaysayan. Ako po si Rachel Pulyon. Tara, pag-usapan natin ang kasaysayan ng Maynila. Hindi alam ng nakakarami, ang salitang Maynila ay hango sa salitang mayroon nila. Ang nila ay isang salitang Sanskrit na nangangahulugang indigo. Sagana kasi dati ang lugar na ito sa halamang nagtataglay na natural na bughaw na tea. Bago natin makilala ang kasalukuyan nating Maynila, ito ay binubuo ng apat na kaharian, ang Namayan, ang Kainta, Maynila at Tondo, na matatagpuan sa palibot ng Ilog Pasig. At dito din ang kanilang pangunahing hanap buhay ay ang pagkakalaka. Noong 1571, nang dumating sa bansa natin ang mga Espanyol na sila Miguel Lopez de Legazpi, dito tinayo ang Intramuros o mas kilala Walled City. Ang Intramuros ay naging sentro ng kanilang pamahalaan, reliyon, edukasyon ng mga Espanyol. Nabuo ang mga munisipalidad na kung tawagin noon ay Arabeles, na ang ibig sabihin ay suburb o kapitbahay, na ang kabilang dito ay Binondo, Dilao o Paco, Ermita, Santa Cruz, Quiapo, Malate, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, Tondo at Sampaloc. Nung sumiklab ang Second World War noong December 1941 at dinideklara ni General Douglas MacArthur na open city na ang Maynila upang maiwasan ang paglubos na pagkasira nito at maiwasan din ang pagkamatay ng maraming Pilipino. Ngunit patuloy din tong binomba ng mga Hapon na nagresulta ng pagkasira ng Maynila. Tayo ang pangalawang pinakanasirang syudad sa mundo. Alam nyo ba ang Escolta Street ang pinakasikat na kalsada noon sa Maynila? Dahil dito sa mga magagandang nitong gusali na turing din tong business district ng Luzon. Dito din matatagpuan ang Burke Building, ang unang gusali na merong elevator. Ang Clark's, ang unang-unang ice cream shop ng bansa. Dahil sa pagiging maunlad ng Luzon, tinawag to ng Paris of Asia. Ang Luzon ng Maynila ay nananatiling kabisera ng Pilipinas. Bukod kasi sa pagiging isa sa pinakamaunlad na lungsod ng bansa, dito din nakahanay ang mga ahensya ng ating pamahalaan. Tulad nung sinaunang panahon, Maynila pa din ang pangunahing daungan ng mga produktong pangkomersyal ng bansa. Malaki na ang pinagbago ng imahe ng Maynila sa pagpasok ng bagong milenyo mula sa transportasyon, imprestruktura at bilang ng populasyon. At kung nais mo malaman ang buong kwento ng istoryang ito, tumingin lang sa comment section at kung saan nakalagay ang link at impormasyon ng videong ito. At samahan nyo kami muli sa aming susunod na Way Back Wednesday. At ako po, si Rachel Pulyon. At ngayon, alam mo na. Bakit nawala? Tingnan mo ang ginawa mo. Na? Ay, nawala! Nawala, nawala, nawala.